Taba, taba, taba. Ah, panoorin natin, ha. Ako, grabe, grabe. Oh, ito, ito. Oh, umiinit na. Pag-usapan naman natin, siyempre, yung mga reaction ng ilang mga sektor ng society natin patungkol sa SONA. Naniniwala ka ba sa sinabi ni Pangulong Marcos na bumaba na raw ang presyo? Sabi nito, no! Galit, ha? Galit, may... I don't think he has a good heart. Kung kasosyo siya mga drug lords, smugglers, corrupt like Remulla, Abalos, wala nga siyang nawa sa mga... Pwede, pwede. Sige na, sige na, sige na, sige na. Sige na. Ama, eh, ganun talaga, eh. Galit na galit si Hazel Corpus. Ah, talay, 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 talay. So, ng mga bilihin, tumaas ang kilay ng ilang grupo sa pahayag na yan. Hindi raw ata alam ng Pangulo ang totoong sitwasyon. Nasa front... Ayun, oh. Sabi nito, ang ganda na sinabi nito, hindi kagaya sa pamilya ni PRRD, hindi magahamon sa pera, kung tinto na sila sa kayamanan nila. Kaya priority nila ng mga Duterte, mga Pilipino. Alam mo, isang bagay na kinagustuhan ko talaga sa pamilya ng Duterte, hindi pa kaila mero. Oh. Yan ang isang bagay na nagustuhan ko sa pamilya ni Pangulong Duterte. Isipin mo, dalawa asawa. Hindi naman. I mean, dalawa yung... Basta. Ayoko nang sabihin dalawang asawa. Eh. Kasi yung isa, hindi na nga daw eh. Basta, masalamuot ang mga personal. Pero isipin mo, dalawa yun eh, di ba? Dalawa yung, una nga, naging issue pa. Sino ba talagang first lady dyan? First lady, mga ganon-ganon. Naalala nyo, yun yung issue ng mga media nun eh. Sino ba first lady dyan? Di namin maintindihan. Tapos biglang inilagay si Sara Duterte. Di ba? Biglang inilagay si Sara Duterte. Oh, ito, bahala kayo sa buhay nyo. Oh. Pero yun ang maganda. Tama ka dyan, Rose Dunke. Si Miss Hanelit, hindi mo makikitang pumapapel, hindi nangingiilam, di ba? At lalo naman din yung nanay ng kanyang ni Vice President Sara Duterte, hindi rin nangingiilam, hindi rin umeepal, hindi rin nagmamagaling. Kaya ang galing eh. At ito ba, kitang-kita mo sa mga anak eh. Yung mga anak, they have all the entitlement. Ang tatapang nga ng mga anak eh. Pero hindi pumapel. Oh. Nung nagkakagulo sa kamera at ang totoo nagkakagulo sa kamera, alam nyo yung mga ibang kongresista, para wala nang gulo, si Pulong na lang, gumagano na, para walang gulo, Pulong na lang, si Pulong na lang ang speaker. Isipin mo, ano sabi ni Pangulong Duterte, pag ikaw naging speaker, re-resign ako bilang presidente. Ganon yung delikadesa nung panahon ni Pangulong Duterte. Pag ikaw ang nag-speaker, sige, resign ako. O sige, subukan mo. O. Kasi nga, strong ang tatay. Eh ngayon, kung pwede lang mag-speaker yung anak eh. Eh kaya lang, nandun pa yung si Angkol. Diba? Si Angkol muna bago ko. Angkol! Angkol! O, diba? Bakit? Siyempre. Hoy, kailangan kayo ang speaker, ha? Hoy. Hoy. Tinignan yung asawa. Ikaw na presidente, so siguraduhin mo sila ang speaker. Hoy. Diba? Oh. Ang balitang yan, si Shayla Francisco. Parang taga-ibang planeta. Ganyan inilarawan ng grupong kilosang magbubukid ng Pilipina. Correct naman talaga yan. Parang taga-ibang planeta. Sabihin ba naman nagbumura daw ang bilihin? Alam mo, ito yung mga, parang ito yung mga kaangka ni Heidarian. Yung sa kamila katira? Yung mga nasa alta sa syudad. Yeah. Alam mo, hindi na nga nakasalita nung si Heidarian. Tinanong ko, saan ka ba kasi nakatira? Kasi sabi niya, hindi naman daw tayo narco state. Saan ka ba nakatira? Eh, binibenta na sa tindahan niyang shabuy. Anong? Eh, sa bagay, wala nga namang binibentang shabu sa Rustans. Wala namang binibentang shabu sa Shangri-La. Di ba? Eh, walang ganun. Para tuloy yung tanong dito, saan ka ba, bakit po sinasabing mura? Ano ba Malacañang? Puro kadiwa lang binibili niyo? Si Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang katatapos lang na State of the Nation address kahapon. Sa kanyang ikalawang SONA kasi, kabilang sa ipinagmalaki ng Pangulo sa kanyang unang taon ay ang pagpapababa ng presyo ng mga bilihin.
Sa mga nakalipas na buwan, nakita natin ang pagbaba ng presyo ng bilihin sa iba't ibang mga sektor. Malaking tulong ang Kadiwa Store na ating muling binuhay at inilunsad. Ang layunin ng Kadiwa ay pag-ugnayin ang mga magsasaka. Hindi, mali naman kasi intindi ng KMP. Ang sinasabi ni Marcos dito, bumaba ang presyo sa Kadiwa. Hindi naman niya sinabi sa Pilipinas. Hindi, kasi sinabi ng samahan ng KMP, sinasabi, parang taga-ibang planeta daw si Marcos kasi sinasabi ni Marcos nagmura daw ang bilihin. Hindi naman po niya sinabi nagmura ang bilihin sa palengke. Sinasabi niya nagmura bilihin sa Kadiwa. Oh. Oh. At ang mga mamimili, walang iba pang namamagitan. Wala nang dagdag na gastos at patong. Maganda ang kita ng magsasaka, nakakatipid din ang mga mamimili. Ang payag na yan ng Pangulo na tumatayo ng Agriculture Secretary, patunay daw na hindi niya alam ang tunay na lagay ng masa. Malayong malayo raw ito. Alam mo, yun ang problema natin dyan. Eh. Actually, pwede nga nating kunwari lang, may ibang secretary ng DA. Siguro, pwede nating sabihin na, Mr. President, you are misinformed by your secretaries na mura na ang bilihin. Eh kaya lang problema siya yung secretary. Kaya nga medyo, sana man lang, alam mo yun, parang kung seryoso ka doon sa zona mo na nagmumura bilihin, sana nag-research ka talaga muna. Di ba? Sa realidad na tumaas pa ang presyo ng pagkain, petrolyo at iba pa. Kaya kahit bumabang inflation o antas ng taas presyo ng mga bilihin, di ito ramdam ng ordinaryong Pilipino. Nitong huling limang buwan, nagsimulang maitala ang unti-unting pagbaba ng inflation sa bansa. Ang problema, tila nalilito ang marami sa inflation. Kasi ang inflation, technically, ang definition niyan, meron pa rin pagtaas ng presyo ng bilihin. Ah. It just happened na bumabagal, pero mataas pa rin yan. So actually, parang sinasabi nila dito, it's justifiable na yung sinabi ni Marcos that the inflation is bumababa. Okay? Ang problema lang kasi, hindi yun ramdam sa ground. Dahil kahit masabihin mong bumababa yung inflation, yung bumabagal, ang pagtaas ng presyo, kung talagang susumitay natin ng basic, hindi pa rin kaya ng mga Pilipino. Bakit? Hindi ko kasi sumasabay ang presyo ang sahod ng tao. Kaya kahit anong sabihin mong bumababa, bumabagal, ang pagtaas ng presyo ng bilihin, oo nga, dito, bumabagal, ang pagtaas, ibig sabihin, dati ganun. O ngayon, dahan-dahan lang ang pagtaas, dahan-dahan. So bumababa na inflation, kasi nga dahan-dahan ang pagtaas, hindi pa rin, wala. Ganito naman yung sahod mo, ganito pa rin. Wala kang magagawa. Wala ka pa rin nabibili. Di ba? So, parang ano yan parang simpleng paglaro lang ng salita. Yung, di ba, play of words para magmukhang maganda yung zona. Yun ang sinasabi dito. Economic and Development Authority Secretary Arsenio Balisacan dumipensa sa mga payag ng Pangulo. We cannot expect naman a sharp fall right away, no? But what is important is it's decelerating, meaning the increases. So ayan, nang palusot tuloy ng mga economic managers ni Marcos, hindi naman ibig sabihin, dahan-dahan. Dahan-dahan. Getting slower. Some of the commodities are actually the inflation is already negative, no? Sa meat prices, for example, no? Like sa mga vegetables, medyo mataas pa. Sinigundahan din ni Balisacan ang sinabi ng Pangulo na apektado tayo ng pagtaas ng presyo ng bilihin sa ibang bansa. Halimbawa na lang sigalot sa Russia at Ukraine at pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Pero umaasa silang panandalian lang ito. The Interagency Committee on Inflation and Market Outlook, no, is also monitoring the developments, including external factors, to ensure that what we had experienced in the recent past
will not happen again. And that means that we have the data to properly inform the our decisions with respect to the timing and volume of importation to augment the shortfall. Pero para sa ilang negosyante, may mga bagay na nakakaapekto sa taas presyo na pwedeng tuguran ng gobyerno. Gaya na lang ng gasto sa transportasyon. The area of concern for us also is in our logistic cost. The power, the logistic side of things is very important for investors to consider. The delivery of goods throughout the Philippines, we need to have the local government. Alam mo bakit kasi imposible? Una, tumataas yung gas, di ba? Pangalawa, tumaas pa nga yung di ba? Mga nagrarally pa ngayon dahil sa pagtaas ng toll gate. Eh galing naman sa ibang probinsya yung mga gulay-gulay na yan eh. Kaya hindi natin pwedeng sabihin na hindi tataas yung cost. Siyempre, pag tumaas ang cost ng mga negosyante, definitely papasa rin nila yan sa mga tao. Tapos, nandun pa yung matinding hoarding na ginagawa ng mga smuggler. Di ba? So, ang hirap para masabing mararamdaman ng mga Pilipino yung pag, alam mo yun, yung basic food. Kaya nga tumaas yung vegetable eh. Kasi, alam mo, ito yung dito pumapasok na talagang dapat ang susunod na presidente ay galing sa LGU. Ako talaga, malaking bagay eh. Kasi yung mga galing na sa LGU o yung mga mayor, particular, mayor kasi alam nila yung galawan sa baba. Alam nila yung costing from farm, di ba? Papunta sa market, papuntang palengke, papuntang sa mga tao. Alam nila kung paano yung process. Hindi yung, ang dali kasing sabihin na, oh, according to our economic manager, inflation is going down. Ang dali eh. Di ba? Ang daling gaguhin ng tao eh. Nagago nyo nga eh. Dun sa unity nyo eh. Oh. Di ba? So dapat, huwag ganun. Dapat talagang kasi hanggang hindi nararamdaman ng mga Pilipino na bumababa ang presyo, ay grabe, wag na kayo magsalita na may pa-inflation kayo, bumababa ang inflation, ganyan-ganyan. Kasi ito ah, kayo na lang eh. Kaya nga tanong ko sa inyo, kayo, pag umorder kayo ng pagkain, yung sinasabi nilang good for two, hindi ko alam kung mataba lang ako o good for two talaga yun eh. Kasi di ba pag may order ka sa mga restaurant, no? Good for two. Order ka man, good for two. Eh, sa'yo nga, hindi nagkasya yung good for two eh. Sabi ko, alam mo, minsan napapaisip ako eh. Napapaisip talaga ako. Ano ba, matakaw ba ako? O talagang ginagago na lang talaga tayo ng mga restaurant? Hindi, di ba? Yung good for two nila, hindi naman kakasya. Kasi, hindi ko na lang babanggitin yung kinainan ko kanina. Good for two. Bakit? Dalawang iced tea. Ay, hindi ako nagjo-joke. Eto ha, sabi ko nga, gusto ko ang barahin yung restaurant ni Good for Two. Ano nandun? May soup, may pasta, may pizza, at dalawang iced tea. Oh, sabi ko, baka naman madami yung soup. Baka naman isang ganyang kalaking bowl. Yung soup, ganyan. Gusto ko sabihin doon sa waiter, anong gusto mo? Maghati kami nung kamiting ko dito? Oh, ito sa'yo, isang subo sa'kin. Ganun, no? Tataka talaga ako eh. Sabi ko, siguro naman, baka naman yung chupagete nila tsaka yung pizza nila. Ay, grabe, yung spaghetti, parang kinamay ng ganun. Pak! Sorry ah, pero talaga parang, ganun. Ayan, spaghetti. Anong kala mo sa amin, umu-order ng Jolly spaghetti for kids, yung mga ganun, alam mo yung ganun? As ganyan lang, oh. Tapos yung pizza. Yung pizza, pwede, magkasa sa amin ng dalawa. Pero kung, kasi laki mo si dada, hindi kakasa yun. Tapos, dun sila bumawi, sir, dalawa po ang drinks niyan. Wow!
I-compliment, dalawa drinks. Sabi ko nga, yun ba yung good for two nyo, yung dalawa yung drinks? Yung pala yung good for two, yung dalawang drinks. Oh. Anong punto ko doon? Kasi hindi lang first time yun. Every time na umu-order ako sa mga restaurant, nagugulat talaga ako pagdating sa akin ng order. Paano naging para sa isang tao to? Yung, sorry ah, di ba, ewan ko nung panahon talaga, noong panahon namin, pag sinabi mong tapa, alam yan, di ba, tapsilog, talaga madami. Ngayon yung tapa, parang atsara na lang. Anong ibig sabihin nun? Sabi nga, typical way of cutting cost of the product. Correct. Ano ang punto ko dito? Ibig sabihin, fake yung sinasabi nilang pagbaba ng presyo. Hindi bumababa yung presyo, umuunti yung delivery. Gets nyo? Para kasing ano yan eh, para kang tinarantado ng, sorry ha, pero parang ganito, para kang tinarantado ng restaurant. Oh, hindi kami nagtaas ng presyo kahit nagtaasan na lahat ng bilihin. Hindi kami nagtaas ng presyo, pero sa totoo lang, binawasan mo yung pagkain mo. Parang ginanon tayo ng gobyerno. Naintindihan nyo? Ganon yung logic nun eh. Parang sinasabi ng gobyerno, bumababa ang presyo. Diba? Yung inflation, bumababa. Pero sa totoo lang, hindi bumababa. Sa ground, hindi bumababa. Kumukonti, oo. Pero hindi ho bumababa. Yun ang punto natin dito. Na sana, wag yun naman nung... Kasi sa akin, sa tingin ko, it's parang ginagawa nating white lies eh. Diba? Na parang, oh, sasabihin ng gobyerno, gumaganda ang ekonomiya. Hindi nagmamahal, bumabagal ang pagmahal, di ba, ganyan-ganyan. Pero in reality, kasi kaya bumabagal, maaaring walang available o kaya may nai-import tayo, kaya bumabagal. Pero sa katotohanan, yung kakayanan o yung power to buy something, hindi pa rin kaya. Kawawa pa rin ang mga Pilipino. Huwag nyo naman pong lokohin. Binudol nyo na nga nung. Binudol nyo pa uli ngayon. Hindi, feeling ko kasi parang binubudol yung mga tao sa pagsabi nilang bumaba na ang presyo ng bilihin. Saan parte? Saan? Sa kadiwa. Yun ang dating eh. So sinasabi nyo, bumaba ang presyo ng bilihin. Hindi nyo, nakalimutan nyo lang idagdag sa dulo sa kadiwa. Pero sa totoong... palengke, hindi ho. Pero sa kadiwa, bumaba. Ganun ho kasi mga sinungaling. Kaya dapat kayong mga asawa, asawa na naman. Hazel Corpus, maraming salamat. Sabi ni Hazel Corpus, ginagawa nila Milking Cow Pilipinas to have lavish lives even abroad while OFWs. Oo nga, correct ka dyan. Hindi, ito. Parang ang ganito yung, sinasabi natin sana wag naman po tayong lukuhin kasi kawawa naman po yung mga Pilipinong 'di ba makakarinig yan sa ibang bansa mga OFW. Nagbura na daw ah. Bakit pa naipaghingi ninyo? alam mo nga baka mag-anak pa naman natin dito. Trabaho kayo ng trabaho, pakapagod kayo ng pakapagod. Baka mag-anak nyo dito panayang di naman siya umaasa. Parang nagmahal na bili. Akala ko ba sabi ni Marcos, mura na? Di ba? Hindi, alam mo, sa totoo lang ha, magiging cost pa yan ng awayan ng mga pamilya. Bakit? Kasabihin ng OFW, sabi ni Marcos, mura na, nagbubura na ang presyo. Ikaw naman nandito sa Pilipinas. Hindi eh, mahal pa rin naman, nagmamahal pa nga eh. Kaya dagdagan mo yung bigay mo sa amin, dagdag mo. Di ba? O sabi naman, hindi, narinig namin sa Sona at doon sa vlogger ni Marcos, nagmura daw ang bilihin. Tansu ka. Uto-uto ka naman, naniwala ka naman. Di ba? Naniwala ka. Ngayon, aawain mo ngayon yung kamag-anak mo. Babaan na natin ng bigay ko sa inyo kasi nagmura na bilihin. Nag-away pa sila.
Kaya kayong mga ano, OFW, huwag ko kayo nagpapaniwala. Oh, ang bilis nyo kasi mabudol eh. Hindi kasi alam mo, style talaga yan. Style ng gobyerno natin ngayon yan eh. Yung hindi ko kumpletuhin yung kwento para mukhang para makabudol. Parang mga jowa nyo nga, di ba? Mga asawa ninyo, mga jowa ninyo. Ingat kayo doon, no? Di ba? Pare, pag uwi, uy, oh, ang aga ni ng asawa ko. Oo, kasi ano eh, ang totoo kasi dito, gusto kong makauwi ng maaga para sa'yo. Tapos, mabalitaan mo, hindi pala pumasok. Kaya pala maaga siyang dumating, mga alas 7, alas 8. Anong ginawa niya buong araw? Diba? Nagsinungaling. O kaya nag-half day lang. O nag-half day sa opisina, nag-half day doon sa kabit, tapos sa'yo na sa gabi. Hindi mo alam yun. Bakit? Ang sinabi niya, umuwi ako na maaga para sa'yo. Naniwala ka naman. Diba? Ito naman.